you look cute doing that. Pero siyempre, mas maganda ka kapag hindi mo yung ginagawa. Hindi ko hinihingi yung opinion mo, Mr. Vergara. Ang paako ang pagkaabalhan mo. Ano, sa tingin mo ba matatanggal ba yung bubog sa talampakan ko? Pag-iba ni Madison ang usapan at muli, nagseryoso sa buhay. Inabala niya na lang din ang atensyon niya na makatingin sa kanyang paa kahit nabawala siya magagawa doon kung hindi ang tumitig lang. Well, yeah, of course. Matatanggal kong bubog na yan. Paano man naman matatanggal yan, wala ka namang gamit. Huwag mong sabihin sa akin na balak mong hilahin yung bubog gamit ang dalili mo lang. Saan ni Madison at pinandilatan ito ng mga mata? Tila hindi man lang sineryoso ng binatang pagbubanta niya dahil tayong pagtawa lamang ay sinagot ito sa kanya. Oh, come on, Madison, my baby. Don't tell me na hanggang ngayon iniisip pa rin na makikipagkwentuhan lang ako kay Rain nung sinaraduhan mo ako ng pinto kanina. Sorry to disappoint you, my love, but pumunta po ako sa klinik ng Insta to get a first aid kit to clean your wound. Naisip ko kasi baka ayaw mo o mahirapan ka maglakad ko sakaling yayayain pa kitang pumunta sa klinik, kaya ako na lang mismo ang kumuha ng panggamot doon. So yeah, you're welcome, baby. Dire-diretsong sa adang binata na hindi na ni Malison nagawa pang sumingit sa mga sinasabi nito. Habol na lang ang tiyan niya ang ginagawa niyang pagkuha sa isang box na ngayon niya lang napansin na bit-bit pala nito kanina pa. Nagpunta itong klinik kasi ayaw siya nitong mahirapan pa. Napakabait naman pala ng taong to. Ang sarap pagawaan ng ribulto. Bakit hindi ka malang kumatok na nakakuha ka na ng first aid kit? Siguro ginagawa mo na lang talagang dahilan yan para hindi na ako magalit sa nakita ko kanina, no? Tanong ng dalaga habang nakataas ang ulo at may tinging napapantastikuhan. Hindi naman na talaga siya galit. Napag-isip-isip niya rin kasing ayaw na nga pala niyang may stress. Ilang araw na lang ang nalalawig makakasama niya si Blake, kaya imbes na puro galit at pangaasar ang gagawin nila ng binata, gusto niya na lang na maging masaya habang nandito sa isla. Dahil pagkatapos nun, uuwi na siya sa kanila. Gigising na siyang muli na hindi na iisang hangin ang lalanghap nila ni Blake. Isang araw na hindi niya maririnig ang boses to o maging ang pangalan nito. Madison, narinig mo ba yung sinabi ko? See? You're spacing out again. Usal ni Blake na akala mo naman napakalaking kasalanan ang nagawa ng dalaga. Masama bang mapatulula? Eh sa marami siyang naiisip ngayon eh. Pasalamat nga ito't inaalis niya ng inis at selos sa puso niya ngayon. Kung gusto nito, doon ito kay Rain, sabi ni Madison sa sarili. Bago yung naisip na hindi pala siya magde-decide sa ganoong bagay at hindi naman sa kanya si Blake, may risk pa nga pala naghihintay sa Maynila. Ano na naman ba kasi yung sinabi mo? Bakit di mo nalang tanggalin yung bubog sa talampakan ko at tinisin na lang yung sugat? Dami pang sinasabi. Gusto ko na lang mahiga ulit. Saad ni Madison habang napapabuntong hininga ng malalim. Inaantok na talaga siya. Parang may sariling isip ng likod niya na nagbabalak ng magpahila sa antok at mahiga sa kama. Sige, just relax, okay? Tatanggalin ko na yung bubog para makapagpahinga ka na. Medyo inaantok din kasi ako eh. Di ako nakatulog ng maayos kagabi. Saad ng binata habang ang mga mata nakatoon sa paa ng dalaga. Isa-isa rin niyang nagsusuot ng puting long sleeve sa kamay niya. Huminga si Madison ng malalim nung maingat na inangat ni Blake ang paa niya kung saan may sugat at idiomang isang parang gunting. Yun marahil ang gagamitin nito sa pagkuha ng bubog na pumasok sa paa niya. Relax, okay? Mabilis lang to. Kanina pa ako nakarelax, Blake. Hindi para sa iyo yung relax na yun, Madison. Para sa akin. Ha? Sinasabihan ka na naman ba ng sapak mo, Blake? Hindi na muling sumagot ang binata at huminga na lang ng malalim. Iniiwas na rin na dalaga ang mga mata niya at baka bigla na lang siya himatayin kung papanoorin niya pa kung paano tatanggalin ng binata ang bubog sa kanyang talampakan. Lumipas ang ilang segundo, naramdaman niya na ngang tila ay binubuka ang sugat niya at may kinukuha doon. Masakit, makirod, at pakiramdam niya maiiyak siya sa sobrang hapdi. Wala bang anesthesia para dito? O nilagyan man lang ba ni Blake yun ang anesthesia bago ibuka ang sugat niya? Okay na, Madison. You can open your eyes now. Natanggal ko na yung bubog, baby. Wika ng binata kaya naman dahan-dahan niyang sinulyapan ang paa niya. Nakahinga si Madison na maluwag na makitang nakabenda na iyon at wala na ring dugo. Sulod naman si Blake ang nilingon niya. Nag-aayos na ito ng gamit ito sa kanya. Nakayoko ito kaya naman malayo niyang natititigan ang binata nang hindi niya alam. So, how was it? Masakit pa ba? Thank you ng marami, Blake. Singit ni Madison sa mga sinasabi nito at tipid ng umiti. Ngumiti din ito pabalik at dahan-dahang tumayo mula sa pagkakaupo. Sandali lang itong nanatiling nakatayo bago tumabi sa kanya. Umusog naman siya ng kaunti. So am I forgiven now? Tanong ni Blake habang nakasulyap sa dalaga. Nakala mo ang bait-bait? Mabilis si Madison tumango. You will always be forgiven, Blake. Lagi kitang mapapatawad sa anumang bagay. Lagi kitang iintindihin kasi ikaw si Blake.
Nang kumunot ang noo ng binata, automatiko si Madison na patikam ng bibig. Kung ano-ano namang lumalabas sa bibig niyang ito, nakakaasar. Why do I feel that your words have a different meaning? Napapantasi ko ang tanong ni Blake habang naniningkit ang mga mata. Tinawanan na lang ito ng dalaga at pabirong mahinang itinulak. Sira? Wala ah. Kung anong sinabi ko, yun lang din yun. Nag-o-overthink ka na naman. Saan niya? At napailing na lamang ng ulo. Tigilan mo ng kaka-overthink, Blake Vergara, at sasakit ng ulo mo. Ika nga nila, it is what it is. Nagkibit na lang ng balikat ang binata bago tumitig ng diretso sa kanyang mga mata. Maitipid din ang ngiti sa labi nito ngayon. Bakit ganyan ka makatingin? Hindi ni Madison napigilan ang sarili magtanong. Mabilis naman itong umiling. Wala lang, pakiramdam ko lang kontento na ako sa ganito. Ikaw at ako, magkasama tapos tahimik. Nagkakasagutan man pero nagkakayos din. I feel like I can leave everything behind and choose this. The contentment I'm feeling right now, Madison. Sana habang buhay na tayong ganito. Saan ni Blake? Umiti rin siya nang umiti sa kanya si Blake. Kontento ito sa mga nangyayari sa kanila ngayon pero papaano naman yung iba? Paano yung iba na tayong sa binata lang din naging masaya at kontento? Paano si Reese na naghihintay dito? Para sa anak nila? Hindi ba ni Blake na iisip yon? Kontento si Madison sa kung ano nandyan. Pero hindi niya gugustuhin na habang nagsasaya siya ay may ibang tao na sasaktan. Ayaw niya na ganun at di niya hahayaan na mangyaring ganun kaya pagtapos ito, aalis na siya. Aalis na kami ng anak mo, Blake. Sana mapatawad mo ako, sabi ni Madison sa sarili. Matapos nga maglinis ni Blake ang sugat sa lampakan, agad din si Madison nakatulog. Napabalikwa siya ng bangon ng pagtapik niya sa kantabi, wala na roon ang binata. Ang huli niyang natatandaan bago siya matulog ay nakayakap siya at nakahiga sa dibdib ni Blake habang marahan itong sinusuklay ang buhok niya gamit ang mga dalili nito. Ano naman kaya nangyari at nawala na naman ang kupal na iyon dito sa tabi niya? Pupungas-pungas siya at wala pa sa tamang huwisyo na mapagdesisyon na niya, umalis sa kama at hanapin ang binata. Ngunit bago yun, mabilis na muna siya nagsuklay ng buhok at nag-inat ng katawan. Saan niya naman kaya hahanapin si Blake? Baka naman paglabasin ng cabinet ay makita niya na naman ang damuho na iyon na may kausap na ibang babae. Subukan niya lang talaga at lalagyan niya na ito ng gripos na giliran. Pakiramdam ni Madison matutumba siya sa sobrang pagkagulat ng pagbukas niya sa pinto ng cabin nandoon at bukang naghihintay si Rusty. Hindi niya maintindihan kung nakaupo ba ito o ano. Halos nakahiga na kasi ang kalahating katawan nito dito sa upuan sa terrace ng cabin nila ni Blake. Anong ginagawa mo dyan, Rusty? Tanong ni Madison nang tuluyan na makabawi mula sa pagkabigla. Marahas din siyang nagpakawala ng isang malalim buntong hininga. Nangingislap ang mga mata nitong lumingon sa kanya. Na para bang isang magandang pangyayari ang makita siya nito na nakatayo ngayon sa harapan nito. At last, nagising ka na, Miss Ma'am. Alam mo bang mag-iisang oras na ako naghihintay dito sa labas ng cabin nyo? Pinapapak na nga ako ng lamok dito eh. Pagre-reklamo nito habang mahinang pinapalo ang kanyang mga hita na animoy nagtataboy nga ng lamok. Agad naman nangulot ang noo ni Madison. Bakit ka kasi nandyan? At sino nagsabi na hintayin mo ang pagising ko? Tanong niya at nilawagan ng pagkakabukas ng pinto ng cabin. Pumasok ka na muna. Pag-aaya niya pa sa lalaki. Narahan namang umiling muna si Rusty bago sumagot sa tanong niya. To answer your first question, Miss Ma'am, nandito kasi si Blake, your husband. Hindi ko nga asawa si Blake, boss ko lang yun. Singit ni Madison sa pagtatama na sinasabi ni Rusty. Totoo naman ah. Bukod sa wala pang asawa si Blake, imposible maging siya yun. Like, hello? Bago maging siya ang legal na asawa, nandyan pa si Reese. Mas maraming nakakakilala sa kanya na naging karelasyon ni Blake. Still, Miss Ma'am, you're bearing Blake's child, so technically, he is your husband. Nanlaki ang mga mata ni Madison na napalapit na mabilis kay Rusty para tapikin ang baligan nito. Wala talagang pinipili ang pagiging chismos at madaldalang taong to. Paano kung dyan lang sa tabi si Blake at narinig ang sinabi nito? Eh di katakot-takot na pagpapaliwanag at pagpapalusot na naman ang gagawin niya. Ito ang kinakatakot niya. Pag madami na nakakalam tungkol sa kanyang pinagbubuntis, baka bigla sila madulas at masabi na hindi sinasadya ang tungkol dito kay Blake. Hinaan mong boses mo. Kupal ka talaga, Rusty. Mapapahamak ako niyan eh. Abnormal talaga. I'm sorry. Na-carried away lang. So back to answering your question, Miss Madison. Blake asked me to wait for you here outside of your cabin and give it his paper bag once you woke up. Saglit itong tumigil sa pagsasalita. Pagharap ay humawak-hawak na nito isang malaking paper bag. So, here it is, the paper bag. Ano naman kaya to? Anong gagawin ko dito? Tanong niya sa sarili. Ngunit tila narinig yun ni Rusty dahil alam agad itong sumambat na akala mo itong kausap niya. Chismoso talaga eh. Baka po kakainin mo, Miss Ma'am. Ngumiti lang ito ng pagkatamis na miss. Kala mo naman nakikipagbiroan siya.
Huwag niyo akong biro-biro, ganitong kakagising ko lang ha. Ano ba kasing laman nito? Akma niya na sanang bubuksan ang paper bag para malaman ko anong laman nun. Nang mabalis pa sa alas 4 ay sumabot na naman si Rusty the Chismoso. A dress, white dress, Miss Ma'am. Maganda nga yung damit eh. Sino kayang pumili niyan? Para ito nakikipag-usap sa hangin at puro pa naiiwas lang ng tingin ang ginagawa. Medyo inangat niya rin ang paper bag na hawak. So nakita mo na ang laman ito? Talong niya habang unti-unting binubuklat iyon. Halatang may naunang nagbukas. Well, inamin din naman ni Rusty na siya yun. Yan ang maganda kay Rusty eh. Chismoso pero hindi sinungaling. Well, accidentally ko lang nakita. Para naging aksidente. O tingnan mo, halatang may kunsinong chismosong nagbukas nito. Singitan talaga sa mga sinasabi at akmang ipapakita ang sira ng paper bag. Pero mabilis ito nag-iwas ang tingin. Guilty rin eh. Accidentally, because I just got curious about what was inside of that paper bag. Because Blake instructed me to never open the bag. Dahil hindi mo naman sinunod, kaya binuksan mo na, hindi ba? Singit niya ulit at tinawanan lang siya ng mokong. Well, I just got bored, Miss Ma'am. Masisisi mo ba ako? Halos isang oras na ako naghihintay sa'yo dito. Wala na ako ibang magawa since hindi pa rin naman tumatawag hanggang ngayon si Val... Sino? Manghang talong ni Madison sa kanya. Mukha naman biglang natauhan si Rusty. Napatikom ito ng bibig at mabilis nag-iwas ang tingin. O si, pati sarili nito mismo hindi nito magawang pigilan. Never mind that, Miss Madison. Just go and change your clothes with that white dress at iahatid na kita kay Blake. Natatawa na lang si Madison. Sigurado ka na wala lang yun? Parinigurado niyang tanong. Ngayon niya lang nakitang nagtikom ng bibig ang taong to. Wala naman sigurong masama kung pagtitripan niya ng kaunti, hindi ba? Yup, he said while popping the last letter of the word at napasipol lang bigla. Si Rusty nagbibilita na. Si Doc Val pala ha? Hindi na si Madison muling nangulit at naglakad na lamang papasok sa cabin. Inanyayahan niya ang binata kung gusto nito, dito na lang ito sa loob maghintay. Napangisi na lang siya nang mabilis itong tumanggi. Okay na raw ito sa labas. Nagpahabol na lang ito ng take your time daw. Hay nako, si Rusty naman nahiya pa sa kanya. Nang makapasok sa kwarto, dahan-dahan niyang kinuha mula sa loob ng paper bag ang isang puting bestida. Hindi yun maikli at di rin masyado mahaba. Sadyang sakto lang sa height niya. Akma niya na sanang isusot ang damit ng maalala niya na bagong gising nga pala siya at di pa nakakaligo. Naghilamos sa toothbrush, hindi pa nga nagagawa eh. Mabilis ang pagsuklay lang ginawa kanina kasi nga balak lang sana niyang hanapin si Blake. Mabaho na kaya ako? Halata kaya na hindi ako naligo? Pagkausap ni Madison sa sarili niya. Ilang minuto pa siya nag-isip kung ano bang magandang gawin. At sa nakalipas ilang minutong pag-iisip, napagdesisyonan niyang maligo ng mabilisan. Konting sabon at kuskus lang at tsaran! Tapos na siya. Nagpapatuyo na lang si Madison ng buhok na maisipan niyang maglagay din ng kaunting kulay sa labi. Kinuha niya ang maleta niya at hinanap doon ang mga palandinia na nilagay ni Norlan. Marami itong nilagay doon, lipstick, kulay pink ang napili niya. Ayaw naman niya magbukang Barbie kung tanging kulay puro pink lamang nasa labi niya. Nagmadali niya nang kinuha at sinuot ang puting bestida na binigay ni Blake. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya na tama ang sukat noon sa kanya o hindi. Sa isipin pa lang na may kinausap na ibang babae na naman si Blake, para makapili na magandang damit na ito, nagsiselos na siya. Kailangan niyang kumalma na ang tamang isipin niya na lang ngayon ang effort ng binata sa pagbili sa kanya nitong magandang damit. Nang makontento sa ayos, agad-agad na nga siya naglakad patungo sa pinto ng cabin. Hindi ni Madison alam kung gaano na naman katagal ang ginawang paghihintay ni Rusty. Di naman sana ito galit. Rusty, tara na! Mahinang usal niya at mabilis nag-iwas ang tingin. Nakakahiya! Pinaghintay niya na naman si Rusty. What took you so long? Oh, shit, Miss Ma'am! Ikaw ba talaga yan? Eksahiradong bulalas ito at tumikot pa talaga para maayos siyang masuri. Ganun pa siya kapangit kanina na gandang-ganda ito sa kanya ngayon? Like, hello, Madison lang to ng Baguio. Huwag kang kabahan at kalmado lang ako. Naisip ni Madison. Oh, ayun mo naman, Rusty. Malang-mana ka kay Blake. Saglit itong napatawang ulit nandun pa rin sa kanya mukha ang pangamba. Ibang-iba ba talaga mukha niya ngayon? Eh, lipstick nga lang nalagay niya sa mukha niya eh. No, I mean, well, yes. Maganda ka naman talaga kaya nga patay na patay si Blake eh. But this? You wearing a white dress with some color in your lips? What the hell, Miss Ma'am? You look like a goddess. Baka hindi lang mapangang si Blake at mapaluhod pa. Oo na, confirm na talaga. Magkaibigan nga talaga sila ni Blake. Walang tanong kahit kalahi nga talaga ito na magaling niyang boss. Goddess daw, eh alam niya naman yun. Pero pera biro, kakaibang confidence ang naibibigay sa kanya ngayon ni Rusty dahil sa mga sinasabi nito.
Hindi tuloy alam ni Madison ngayon kung kinakabahan ba siya o na-excite na siyang makita si Blake. Parang may parte sa isip at utak niya na nasasabik sa kung ano ba ang magiging reaksyon ng binata kapag nakita na rin siya nito. Matutuwa kaya siya? Magiging magkaparehas kaya reaksyon nila Rusty na gandang-ganda sa kanya? Sira ka? So tara na? Dalhin mo na ako kay Blake. Nakangiting wika ni Madison at hindi na napigilan pa ang sariling mapang tipa, lalo ng malapad. Mabilis naman tumango si Rusty at nagpatiyo ng maglakad, ngunit bago tutuloy ang hakbang, isang beses ulit itong lumingon sa kanya. Kumulot naman na noon ang dalaga, ngunit ang tamis ng ngiti nandoon pa rin. Bakit? Natatawa niyang tanong dito. Gumiti rin ito pabalik sa kanya at dahan-dahan umiling. I just really find you beautiful, Miss Madison. Bagay na bagay kay ni Blake. Itataya ko love life ko, magkatuloyan lang kayong dalawa eh. Saad ni Rusty? Hindi ni Madison alam kung bakit sa kabila ng magandang sinabi ni Rusty, may parterse pa rin sa puso niya ang biglang kumirot. Bagay na bagay daw sila ni Blake? Bakit? Kasi pareha sila may toyo? Di niya alam kung matutuwa siya na sila ni Blake ang magiging basa ni Rusty, kung maniniwala pa ba ito sa pag-ibig o hindi. Nahanda itong itaya ang sarili nitong love life maging sila lang ni Blake sa huli. Mabait at masakit para kay Madison. Kasi alam niya napaka-imposible nun. Dahil alam niya sa kanyang sarili na malaki ang porsyentong pagtatapos ng linggong ito ay hindi na ulit sila magkikita ni Blake. Na hindi na ulit sila magkakasama. Natuloy na silang mawawala sa buhay ng isa't isa. Hoy, huwag kang ganyan. Huwag mong ibasa sa amin ang magiging pananaw mo sa pag-ibig. Natatawa niyang saad. Mabilis naman itong lumingon sa kanya habang nakakunot ang noo. And why not? Mahal mo naman si Blake at sigurado ako mahal ka rin niya. So why are you telling me right now that you two shouldn't be the people I want to base my decision on whether I believe in love or not? Tell me, Miss Madison, I want you to enlighten me, please. Ang malapad at matamis ng ngiti ni Madison unti-unting naging tipid. Iba naman kasi ang tadhana natin. Maaaring ang maging paraan ng pagmamahal ko kay Blake ay hayaan na siya sa ibang tao na mas kailangan siya. Sometimes letting the person go is the most hardest decision but worthy of all sacrifices. Saglit na napahinto sa paglalakad, si Rusty, kaya automatic ko rin siyang napatigil. Nagtataka kasi ang napaningon dito. You're saying this nonsense statement as if you're going to leave Blake, are you, Miss Madison? Naniniwala ka ba sa true love at destiny, Rusty? You're not answering my question, Miss Ma'am. Ako kasi naniniwala, kung kami talaga sa dulo, iwan man namin na maging magkalayo man kami sa isa, gagawa ng gagawa para ng tadhana para ibalik kami. True love waits, at kung may isa man ang hindi na makapaghintay sa amin, ibig sabihin lang nun, di kami ang tinadhana para sa isa't isa. Siguro, yun na lang muna ang sagot ko sa iyo. Hindi niya hinintay pa ang anumang opinion o side comment ni Rusty. Baka na itong mag-isip sa sinabi niya. Kaya na itong sarili nito. Malaki na ito eh. Anong oras na? Kinakabahan na si Blake. Nasaan na kaya si Rusty? Nabigay na kaya nito yung paperback na pinabibigay niya kay Madison? Kanina nung masiguro ni Blake na mahimbing na natutulog ang dalaga, dali-dali siya naghanda para sa munti niyang sorpresa para sa dalaga. A picnic date on the seaside. Oo na, alam niya na ang luma at medyo baduy, but he really find this date romantic and worth to remember. Ito na lang ang tanging naiisip ni Blake na pwede maging pambawi kay Madison. Mabuti na lang at nailagay pa na ni Domingo sa chopper nito ang paper bag na pinatago niya sa kanya noon pa. The dress is his own choice. Pinasadya niya yung ipagawa sa isang designer doon din sa Maynila. Hinulaan niya na lang ang sukat ng katawan at binasa sa pagkakaalala niya sa taas at timbang ng dalaga. Alam niya naman at ramdam niya na seryoso si Madison noong sinabi nitong ipapaabayan niya nito kay Riz, parang daw sa ikabubuti ng lahat. Hindi niya alam kung bakit siya nakaramdam ng inis noon. Pakiramdam ni Blake para naman sa bata na kailangan pang iba magdesisyon para sa kanya. Naisip siya at alam niya kung anong gusto niya mangyari. Kaya niya magdesisyon at panindigan niya iyon. Hey Blake! Agaran si Blake napalingon ng marinig ang boses na iyon. Boses si Domingo. At kung nandito si Domingo malamang sa malamang, kasama na rin ito si Madison. He was dumbfounded when he saw how gorgeous Madison is. She literally looks like a goddess. Na para bang mahihiya na lang kung sino mong celebrity ng lalapit o tatabi sa ganda ng taong mahal niya. My love of his life is starting to put some color in her face. Lalo lang siya nababaliw sa kanya. He knows that Madison is simple yet beautiful. Pero hindi niya naman sinasabi na dahil lang sa kagandahan nito, kaya siya napamahal. Aside from being drop-dead gorgeous, Madison lifts up and boosts his confidence when he is at its lowest. Hindi niya siya hinahayaang panghinaan ng loob. Nasa kanilang dalawa, ito pa ang may lakas na lagi magsabing, okay lang yan. When he had the accident way back in Baguio, ayaw na talagang bumalik doon sa Maynila dahil pakiramdam niya, kinilimutan na siya ng mga taong akala niya hindi siya kakalimutan.
Kaya pagkatapos ng pangyayaring kaguluhan sa buhay niya sa Maynila, mas lalo niya lang gustong panindigan ang desisyon niya na si Madison, ang tanging babaeng gusto niya makasama sa lahat ng bagay o pangyayari sa buhay niya. He want her to be with his through ups and downs. Well, of course, that if she wants me to. Oh, see? Sabi ko sa'yo, Miss Mami, mapapatulan na lang talaga sa kagandahan mo yun si Blake. Imbes na maasar sa sinabi ni Domingo, hinayaan na lang ito ni Blake. Totoo naman, pakiramdam niya nga kanina pang nakabuka ang bibig niya at konti na lang, may tutulo ng laway. Baliw ka talaga. Sige na, salamat sa paghatid, Rusty. Wika ni Madison habang may matamis ng ngiti sa labi. He really loves his woman. Akmang bebeso pa sana si Domingo ng mabilis at malakas yan tumikim. Kapal na mukha ng taong to. Ibigay at ihatid lang nito kako si Madison dito sa tabi ng dagat. Wala siyang sinabi na pwede tumakipagbeso sa babaeng mahal niya. Baka gusto nito mamaga ang uso nito. Sabihin niya lang. Oops, sorry, my bad dude. Sige na nga, aalis na ako. Baka magalit pa nag-iisang kilala ko na possessive. Have fun and take care, Miss Madison. Mukha pa namang nangangagat yung kadate mo. Tatakbuhin na sana ni Blake ang pagitan nila ng gagong Domingo na iyon, pero mabilis na itong naglakad palayo sa kinatatayuan nila. Huminga na lang si Blake ng malalim at pilit na kinalma ang sarili. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe, everyone!